Nakame live. Hello, mga ka-BBM. Mga ka-BBM, sama na kayo. Kahit rain or shine. Simple lang yung aming handaan. BBM. Let's celebrate. Yeah. Celebrate tayo. Do tata. Oh, bakit nga ba kayo BBM? Siyempre. Kasi, di ba, ayaw nila kay Marcos. Ano, naabutan niyo bang? Naabutan niyo si Marcos? Marcos President 1964. Oh, okay. Naabutan niyo ba? Sige, yes. Ano tayo to? Live when interview. When I was like 13 years old or 14 years old. Ako bata pa si Isabel. Yeah, oh. Sa Cagayan de Oro kami noon. Oh, so naabutan mo pala si Marcelo. Nagpunta sila sa Mindanao, sa Cagayan de Oro. Uh-huh. That's the first and last time I saw the family. Hindi ko na maalala masyado, pero alam ko, tuwang-tuwa yung mga tao doon sa Marcos Sports Center. Ah, may Marcos Sports Center? Yes, meron. Kaya lang, umupo yung, alam mo na, kasi yung umupo, sumunod, pinalitan ng pangalan. Pinalitan. Oo nga eh, puro palitan ng pangalan, puro patayuan ng rebuto. Yes, yun ang nangyari. Tapos natalo sila ngayon, hindi sila maka-move on. Oo nga eh. Sana tanggapin na lang nila, magkaisa na tayo. Kasi tanggapin na lang nila, hindi na kayo mahal niya. Respetuhin na lang natin yung boses ng masa, di ba? Sabi nga na, boses ng masa, boses ng Diyos, di ba? Yeah, at saka, isa pa. Pero ano naman yung kalagayan natin nung during na Ferdinand Marcos era? Kasi alam ko, nung bata pa ako noon, grade 2 ata ako, grade 1, maganda naman kasi disiplinado sa lugar namin. Tsaka i-compare curfew, mo sa mga... Gusto namin yung curfew kasi walang gulo. Ang maalala ko noon, kasi 1970 ako pinanganak. So, 1972 yung martial law, bata pa ako. Pero siguro nung mga 5 or 6 years old ako, naalala ko, talagang tanda-tanda ko pa na isang gabi ang tatay ko hindi naka-uwi. Bakit? Ganito nga, kasi... Nag-sleep over sa presento. Tanungin niyo kung bakit. Kasi bawal nga nun, pinagbabawal, di ba? Eh kaso, ang tatay ko, syempre, nagkatuwaan sila magbarkada, nag-inuman. Para, sa lumapas sa curfew hours. Yeah, lumapas. Para safety sa kanila na umuwi. Ay, hindi na so safety na umuwi kasi. Dahil nung time na yun, sa bukid nun kami nakatira eh. Maraming ano doon. Alam mo na. So, mas maganda. So, hindi naman siya kinulong. Pinatulog lang siya doon para safety. Pinaslip over sila for safety. Kinabukasan, pinauwi din sila. So, ganun. Tahimik. Wala naman, hindi naman inano yung mga civilian. Sa panahon din namin, diba? Kaya family namin loyalist. Kasi... nakita talaga namin yung pamamalakad ni Marcos noon. Although sinasabi nila, pangit ang martial law. Pinapangit nila kasi yun yung mga rebelde. Pero yes, actually, para sa mga... Sa atin mga... Sa mga taong... Normal. Na sumusunod sa batas. Wala kaming problema. Kasi, ano tayo, may peace of mind. Kasi alam natin na walang gumagala-gala na kalaban dyan. At saka natandaan ko pa noon, bata pa ako noon, yung dollar is equivalent to 1 peso. Oh. So ganun kababa pa yung ano noon, dahil mataas pa yung economy natin noon, maganda. At saka ito na, fast forward tayo. Noong nagtatrabaho na ako sa Manila as a tourist guide, like that is like 20 years ago, nasa Pilipinas pa ako. My boss is a Japanese lady. Okay. She owned a travel agency, a restaurant in Manila. And she's been in the Philippines like half of her life. When I work with her, sabi niya, nung dumating siya, Marcos pa yung presidente. Ah. At sinabi niya, Japonesa yun na, na nakapag-asawa siya ng Pinoy later on, napakaganda raw ng Pilipinas na dinatnan niya. Tapos niya. From that time, sino ang mga sumusunod? Ang sumunod. Kaya sabi nila, wala na raw. Nawala na yung sigla, yung ganda ng Pilipinas. Nawala yung katahimikan, dumami ang drugs. At saka, love na love nila yung, na-appreciate nila yung nagawa ni Madam Imelda. Lahat yung nagawa ni Imelda. Yeah, yung folk art. Folk theater. Yes, lahat. Yung metropolitan. Yes, kung may mga mali, marami din naman sila nagagawang tama. Yes. Kumpara sa, sabihin natin 20 years na sila, pero sa 20 years na yun, ang dami nilang nagawa. Kumpara sa 12 years ng dalawang hindi natin babanggitin, ano nagawa ng 12 years nila? Diba? 8 years difference lang. Pero hindi naman sa nakikunawa para tayo, nalalaki tayo ng iba. Ang akin lang is,
kaya namin gusto si Marcos is because maganda yung pamamalakad at saka nag-improve talaga ang Philippines. No, nailagay ni Ferdinand Senior ang mapa ng Pilipinas sa buong mundo. Yes. Nakilala tayo. Yan ang totoo. Okay, part 2 next time. Yes. Okay. Yes. Thank you. Sana mag-unit team na ho kayo. Sana nga. Mag-unite na tayo kahit na iba-ibang kulay. Talaga, hindi nyo kaya tanggapin. Tabi-tabi muna kayo. Pagbigyan nyo muna yung nasa... Tama. Diba? Oo. Suportahan natin yung nasa tungkulin. Suportahan natin si Kaunang Masa. Give him a chance to prove. Yes. Yeah. Tama. Okay. Come on, guys. Later. Andito na kami sa Porsche. Okay. See you later.